Hey mga bros, mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Paul Dali Stanley. Yes mga bros, dahil ito nga pong si Paul Lee ay gusto nga rin itong i-trade na ng Magnolia Hot Shots. Pero mga bros ha, kahit maganda ang ginawa ni Paul Lee doon po sa finals, pinag-iisipan pa rin ito ng Magnolia Hot Shots. Dahil yun nga, may ginagawa nga dong 3-team trade ito pong SMC Management. Kung saan ito pong si Paul Lee ay mapupunta naman dito sa SMB, tapos sa Magnolia naman ay makukuha nila mga kabrods. Ito pong si Terrence Romeo at ang big man ng Rain or Shine na 6'8 or 6'9 na big man ay ito pong si Kit Datu. Mga brods, kaya nga ay pinag-iisipan ito ng Magnolia kung saan isang point guard at isang big man ang mapupunta sa kanila. Pero mapapalitan ito pong si Angas ng Tundo, si Paul Lee mga brods. So dito na nga sa SMB, siguro nga medyo fair ang trade na ito dahil syempre Terrence Romeo, isa rin ito sa mga key players din ng SMB nung healthy pa ito. Kaso nga lang itong finals hindi siya naramdaman dahil sa kanyang injury mga kabrods. Pero ito pong si Paul Lee mga brods ha, malakas-lakas na player talaga ito. May mga clips nga tayo na nakikita always kay Paul Lee kapag off-season. Talagang ang ganda ng kanyang ensayo and yung stroke talaga ni Paul Lee mga brods ang isa sa mga dahilan kung bakit tumatagal siya sa PBA dahil sa kanyang shooting ability. Pero hindi lang yan mga brods, yung mga drive din ni Paul Lee talagang isa ito sa mga best finisher dito sa PBA kapag fast break na. Kaya nga, malaking bagay din ito po si Paul Lee sa SMB kahit sasabihin natin na may edad na ito. Dahil isa rin naman ito sa mga veterano na rin talaga dito sa PBA. At syempre, iisipin nyo, isang kombinasyon ng Paul Lee at Jericho Cruz sa SMB. So maganda-ganda yan talaga mga kabrods. Ito nga ay pinag-iisipan pa ng Magnolia Hotshots kung bibitawan ito, pero Romeo and Kit Datu naman ang mapupunta sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin masisisi ang Magnolia kung sila ay tatanggi dahil alam naman natin si Paul Lee ang isa sa dahilan kung bakit tumagal ang series ng game ng SMB versus Magnolia Hotshots nung finals last season sa Commissioner's Cup 2024 dahil isa ito sa mga dahilan. Ito pong si Paul Lee mga kabros dahil syempre alam naman natin na gumagawa talaga ito at nagising nga ang isang Paul Dali Stanley sa finals against SMB. Pero ito pong si Romeo kasi nagiging injury prone na rin. Baka nga isa ito sa mga dahilan kung bakit tatanggi ang Magnolia dahil kay Romeo na hindi na nga masyadong nagagamit sa SMB dahil puro injury prone na. Pero kapag naging healthy naman ang isang The Bro mga kabrods, syempre malaking bagay ito sa Magnolia Hot Shots. So syempre, maninibago talaga Magnolia kapag wala si Paul Lee dahil ang kanilang play ay palaging kay Paul Lee na rin. And ito pong si Abueva, inconsistent na rin kaya kailangan talaga nila ng mga big man mga kabrods. And mapapaisip talaga dito ang Magnolia. Pero ang SMB mapapaisip din dahil syempre, Romeo na yan syempre, isa ito sa mga nag-guide or gumagabay kay Kit Jimenez dyan. And nag-idol din talaga ito ni Kit. Kaya nga isisiguro sa mga dahilan kung bakit na-draft sa last pick si Kit Jimenez ay dahil kay Terrence Romeo na isa sa mga talagang kaibigan or kuya talaga ni Kit Jimenez. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong 3-team trade na ito ng Rain or Shine, SMB and Magnolia, which is ito pong si Romeo to Magnolia and Kit Datu tapos Paul Lee to SMB. And syempre, hindi pa nga alam kung ano yung idadagdag ng SMB dito. Para nga, ito yung mapupunta sa Ross or Renaissance Elasto Painters. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrodza. Speaking of mga veterans, ito pong si Big Game James Yap. Alam naman natin na nasa Blackwater bossing na ito. And alam ko nga, mga kabrods, nakakagulat lang dahil ito pong si Yap ay sinasabi nila magre-retiro na ito pero may mga trades kasi tayo and reports na pipirma pala talaga ito sa ibang koponan kahit sa edad niya na 40 plus na mga kabros. Kung tutuusin, may PBA motoclub nga, ino-offera na siya ni na Boss Monching dyan. Kaya nga ito pong si James Yap naman syempre mapupunta naman sa Blackwater ngayong season, ngayong All-Filipino Cup. Titignan natin kung talagang may ibubuga pa ba
ang isang big game, James Yap. Pero mga brads, ah, may mga balita rin tayo na ito pong si James Yap ay gusto nga pumunta or bumalik sa Pure Food Star Hot Shots dati. Or syempre, kung tatawaging Magnolia Chicken Templados Hot Shots na ngayon ang Pure Foods franchise. Dahil alam naman natin na ito pong Pure Foods franchise dito na talaga nakilala si James Yap, mga kabrod, simula Bimig pa rin yan. Pure Foods Tender Juicy, di ba? Diyan talaga nabuo ang isang big game James Yap, and marami ng kampiyonato ang naibigay dyan ni Big Game with Coach Tim Cone na Grand Slam Championship, mga brods. Kaya nga, ito pong si Coach Tim Cone, matagal na talaga itong nakasama ni James Yap. Hindi nga lang ito makabalik sa Pure Foods franchise sa Magnolia, mga brods, dahil hindi ito kinuha. Which is ito pong Magnolia, mas gusto kasi nila ng mga batang players kaysa dito kay James Yap na. So mga brods, medyo masakit-sakit din yun kay Big Game, dahil ang plano lang naman talaga ni James Yap, eh syempre maglaro na ito pong last year niya and makapag-retiro sa kanyang puponan na talagang napamahal na sa kanya. Kung tutuusin yan, na-miss niya talaga ito pong mga kakampi niya dito nung Pure Foods franchise pa, dahil nung nasa Blackwater bossing na si James Yap, inaaya niya ito pong si Mark Sakuragi Pingris dito sa Blackwater bossing na bumalik na. Dahil naandun na ito pong si James Yap, pero syempre umayaw si Ping dahil may kontrata pa ito sa PBA Motoclub sa Binyan Tatak Gel, kung saan ang ganda ng kanilang standing dyan. And alam ko nga maganda ang offer talaga doon. Kaya ngayon pong si James Yap, syempre nalulungkot din na hindi niya magawa-gawa yung kanyang mga teammates, yung kanyang former koponan talaga na napamahal sa kanya dahil napapunta lang siya sa Blackwater bossing. Pero syempre good opportunity pa rin ito. Pero ito na nga mga kabrods, ito pong si Coach Tim Cone, pinag-iisipan niya ito, dahil alam natin na last year na kung sakali na ito po ni James Yap, eh gusto niya na ito pong si James Yap ay mapunta na lang dito sa Barangay Nabra San Miguel, at dito nala ito pagre-retiruhin. Kaya nga mga brods, alam ko nga ito pong si Coach Tim, malambot din naman ang puso niya dito kay James Yap. Ang laki na nang naitulong ni James Yap sa career ni Coach Tim Cone. Kaya nga eh gusto niya na kunin ito pong si Yap at i-trade ito pong si Ralph Koo or Donald Gumaro, or sabay sila para nga dito kay James Yap, dahil hindi naman na ganun kalaki ang value ni Big Game. So alang-alang lang ang mabigyan ng karangalan ang pagtatapos ng career po neto po ni Big Game James Yap dito sa PBA. Kukunin ito ni Coach Tim Cone, mga brods, at dito niya ito ipagre-retire. Pero kung mapapansin nyo naman, parang nasa good shape pa rin ito pong si Yap, parang hindi bumabata. Eh yung shooting pa rin ito na andun pa rin, mga brods, ala Big Game pa rin, and yung mga moves pa rin niya ay meron pa rin, mga brods. Kumbaga, nasabay pa rin ito sa mga batang players. And kung mapapansin nyo, sa laro ni James Yap, parang nagiging spot up shooter na lang din ito. So magiging maganda rin ito sa Barangay Nabra San Miguel kung gagamit nila ito. Kumbaga, ito pong si Coach Tim Cone, eh alam na niya yung laruan ni Big Game James Yap, kung paano ito papainitin at kung paano niya ito papatirahin ng komportable. Ang maganda lang kay Yap, parang hindi pa rin natanda talaga, mga bros, dahil yung kanyang body shape, mga bros, ay talagang iniingatan niya. Ikaw mga bros, sa tingin ba worth it bang kunin ni Coach Tim ito pong si Yap para nga mabigyan ng karangalan retirement dito sa PBA, mga kabros? Kaya komentong malampin nyo mo dito, mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros, at this is Overrated Highlights and Long. I'm out.